Hello guys, ito yung aking recipe for today. Milk fish na may kasamang sauce. Gagawa ako ng sarili kong version na sauce. Then, yun ang itatapping ko sa isda para dito. Ang gagawin ko siyang, ibe-blend ko siya para mag-combine lahat ito. So, ang mga ingredients, ginger, garlic, onion, lemon, olive oil, pepper, salt, and chili flakes. So, lahat yan, i-combine ko siya, i-blender ko siya together. And then, after, yun ang itatapping ko dito sa katawan ng isda. Okay? I-bake ko siya ng 35 minutes by grill. Once nag-lighten na yung isda, pwede mo na siyang i-off yung oven kasi means that luto na yung isda sa loob. So, ito yung recipe ko. Grilled milk fish with special sauce. So, gawa ko yung sauce na yan. So, ito siya. Yan, mag-combine siya lahat. Pagsamasamahin ko. Then, yun ang itatapping dito. Then, i-bake sa oven. I-grilled mo siya. Okay, so yan ang mga ingredients. Ulitin ko, ginger, onion, lemon, garlic, onion. O kung inulit ko na ba yung onion, sige, ganun na lang po. Okay, tapos olive oil, pepper, and salt, and chili flakes. Yun. Then, yun ang gagawin kong sauce. Then, itatapping ko siya sa aking milk fish. Mamaya, iluluto ko na siya. Hello, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung sauce. Ito siya. So, everything is done already. Kulang na lang pala ang ginger. So, na-i-add ko na siya. Mix together. After nito, i-blend ko na siya dito sa isda, sa blender. And after sa isda ko siya ilalagay. Itatoppings ko sa katawan niya, then pati sa loob lalagyan ko siya. So we will see kung anong resulta later. Pakita ko sa inyo. Yun ang gagawin ko, ibe-blend ko tong juices niya. Ito yung sauce niya na itatapping ko sa katawan ng isda. Ito ang gagawin ko. Okay. Yan ang gagawin ko. Dito ko ilalagay sa isda, sa belly niya. Itong nilalamas kong kamatis at saka sibuyas. Then ilalagay ko to dito sa chan niya para pag luto niya, malinamnam siya. Sobrang taba ng ng bangus. Ganito ang gagawin ko. Yan siya. So lahat yan, lalagyan ko yung chan niya. Para pag naluto siya, masarap. Pwede rin to siyang kainin pagkatapos yung nilagay ko sa chan niya. Ito siya. Wow! Na-amaze ako sa bango. Sobrang laki. Ito na yung gagawin ko. Itatapping ko na siya dito sa katawan ng isda. Yung sauce niya. Yan. Ayan siya. So, ayan na siya guys. Ganyan ang mangyayari niya pag i-bake ko siya. Tapos lalagyan ko pa yan siya ng topping na lemon. Ito na po siya yung finishing product na gagawin ko. Tapos ready ko na siya i-bake sa oven in 35 minutes.
First 20 minutes i-cook mo siya sa oven by fan, then after 15 minutes i-grill mo siya on top. Okay, so we will see later.